Good morning! Mando ba ba? Happy Sunday! Ikaw na naman nakakita. Happy Sunday, guys. Sinisipon kasi ako kayo na may dawidaw ka sa ilong. Later na. Anyway, ang mahaba na yung buhok ko. Hindi ko alam kung magpapagupit ako or ano man. Tura. Dahil na kami na asawa ko. Namiss ko yung ganito namin. Ay, yeah. Parang iba naman yung color. Hindi sa personal. Medyo brown. Sa medyo akin, light. Yeah. Sa medyo hawig. Tapos, ano pa ba? Mahaba na yung buhok ko. Ako ba? Ako parang di mahaba. Sabay tayo magpagupit sa me. Si Hain sa sobrang kaadikan niya kay Pacman, napanaginipan daw niya. Nagpalit kami ng gym. OA mo. Nagboxing na rin tayo. Kumain ako ng one egg. Alam ko. You didn't wait for me. Ha? Huh? Super ano kasi... Okay. Kumurok yung chan ko kanina, kaya hindi ko napinigilan. Pero babalatan kita ng egg. Papiroma ko lang makain dati. Ano, kagabi. Ay, kanina pala, 2:30 na kami natulog. Kasi naglabasan pa kami ng sama ng loob. Hindi, hindi sama ng loob. Yung mga, about sa mga house rules lang naman. Yung lang naman yung mga simpleng bagay na, ano, pinagdidiskusyonan namin palagi. Kailangan daw, na kapag naglinis ako, ibigay ko na 100%. Kung hindi ka, sabi nga nung trainer ni Pacquiao doon dahil sa probinsya, sa Kid Colafu, kung nagtitraining sila, tinuturo niya si Pacquiao, sabi niya, kung susuntok ka at hindi mo ibibigay yung best mo, wag ka na lang sumuntok. So, same sa paglilinis. Pag di mo naman, ano yung pag-yes, huwag ka na maglinis, parang ganun. Natawa ka. Wala, ilang naman yung tanging namin pinagpo-problema. Pero yun naman problema niya sa akin sa paglilinis. Sabi niya, hirap pala pag ano, pag lumaki kang ano. Ko ano? Hindi niya masabi na walang ginagawa sa bahay. Ay, kahit pa pala naman, ayaw niya ma-hurt yung feelings ko. Pero alam ko naman yun. Ang gusto ko, sorrow pinning. Sorrow. Kaya yun, tapos di ano, di usap kami, mga ganyan. Bigla mamaya, okay, I'm done, good night. Parang walang nangyari. Baliw lang. Sige guys, prepare ko lang yung food ni Heinz na egg. Ilang egg sa'yo, Jel? Hindi ako mag-egg, mamaya na ako. Ay, hindi pala siya kakain. Hindi ka kakain? Kahit one lang? No, coffee lang. Oh, coffee lang pala siya. Sige guys, prepare ko na. Yung buhok ko, oh, ano ba sa tingin niyo? Magpapagupit na ba ako? Or stay ko lang na mas medyo mahaba-haba? Hindi ako makapag-decide, pero depende. Hi, guys! Couch na kami. Bago ako magsalamin, kasi gagamitin ko yung, ano ko, yung wafer ko. Ang mga gamit ko palang makeup is yung from L'Oreal na foundation. Ang ganda niya, kasi hindi ko nasagot yata yung comment ni Ate Lovely, pero maganda siya and perfect siya for summer, kasi... Nagbe-blend din siya sa, hindi siya mabigat sa mukha, parang wala ka lang. And pag tumatagal, nagbe-blend siyang kusa sa, ano, sa face mo. Parang wala, natural yung makeup mo. Tapos yung Jazzy Collection na eyebrow gel. Tapos, Fashion 21 na eyeliner. Tapos, ZEA na mascara. And yung lipstick ng Revlon na bigay sa akin niyo. This is Yumi. Ayan. Basta. Grabe, super init. As in, super duper. Grabe, to the highest level ng init, guys. Kaya, mag-shades din kayo dahil nga, may sinasabi sa akin si Sis Jean na parang pag lagi mong nararab yung eyes mo, parang may something, parang ganun. Kaya kailangan mag-wear ng shades and basta ma-avoid yung ganong sakit. Tapos lagi nag-rub ng eyes na masama daw. Anyway, ayan, ito yung gamit kong lipstick na Revlon Color Burst Matte Balm 205. Isa to sa lagi sa bestseller daw dito kasi nung nag-check ako, uy, may langaw. Yikes! Ano? Yung nag-check ako sa festival mall nito, yung bago magpadala si Sis Yumi, sold out. So, bestseller daw. Kasi simple lang oh, para wala ka lang lipstick. Kawawa naman yung asawa ko, mm-hmm. Super ano. Yeah, init guys. Ayan. Tapos mamaya, hopefully makapag-dentist na kami later. Dahil nga, alam niyo naman, ang dentist namin super uber late, as always. Ewan ko.
marami kasing clinic yun, kaya busy-busy yan siya lagi. Tapos laging late. Anyway. Ayan, mag-hi muna ako. Magta-thank you and hi pala ako kay Suzette Barco, Angela Mariano, Mariela Pinto, and Nix 15. Thank you so much and I love you to sis. Wait lang, medyo mabagal yung phone ko. Sophie Ray Alagao, Jazzy, hi! Baka mabati sa radyo ah, at may ganyang music. Kay Christina Manalansan, Abby Gadi, Chilo Barredo, kay Ate Maggie, Laichen Kakilala. First time daw niya nag-comment sa channel ko. Super thank you sis! And kay Ate Moneth, Sheila Lim Kim, Sparkle Eye Candy, hi sis, thank you. And kay Matt Olpindo, natawa ako sa'yo, see you next week. Loko-loko ka talaga. And from hi kay The Life and Style of Mr. Rusty from Toronto, Ana Ruby, Tetet Guerrero, taray ng ribbon ni Mama, nawala sa isip niya kasi bago namin i-film yon, tapos lang kami. Tapos bigla niya akong tinawag. Sabi niya, babe, sasabihin ako. Tapos sabi niya, bahala ka na kung ikat mo or ano, wag mo na ilagay. Sabi niya. Yan lang, kay Abby Gadi, Claire Ramos. Hi sis, magiging kapitbahay pala kita. Namin pala kita. And Danielle Jaramila. Hi sis, like ang active sa ano ko sa YouTube. Kay Mads Hero, ito rin active dito lagi. Says Bert, lagi naman lahat naman yata na babanggit ko active eh. Pearl and Baby Journey, Laurie De Los Santos. Ayan. Kay Ate Red Limba. Si Mama, gusto niya rin yung mga ano, yung mga dark na lipstick na wine. Basta something red. Ewan ko ba? Pero excited na ako ate at sinasabi mong bumpy lips. Natatawa talaga ako but super thank you. Hindi na ako makakapag... Baka hindi lang ako makapag-reply. Super dami yung comment dito. Basta mag-hi na lang ako. Enjoy Ramirez. Sayang wala ka nga sa Philippines. Bale, sabihan mo lang ako kapag uwi ka and gusto mo kami ma-meet. Sabihan mo lang ako. Kay Krisha. Krisha, uy, thank you so much ha. Sana magkita kita tayo ulit sa May 30. And Zia. Si Laichen Kakila, ayan. And Nadia Alano, Christina Panahon, yes. And Miss Ali, hello! Maraming salamat. But, greet ko na lang kayo dito kasi sobrang dami nyo. Mambaga lang net ko kanina. Hindi ako makapag-reply sa comment, ayan. Sa next naman, sino pa ba? Ate Dek. Hi, Ate Dekya! Thank you so much! Nako, si Mama ayaw mag-vlog. Ewan ko tinatamad. Tsaka hindi siya yata marunong mag-upload. Kaya ano ba? Super! Thank you, Ate! Thanks! And kay Sheila Lim Kim, Eunice Paralejas. Hindi ko alam kung nasabi ko na. O Beth Morales, again. Micaela Santa Maria. Huwag daw ako magpagupit kasi mas bagay daw yung ganito. We'll see, pero siguro okay pa. Baka by May or April na lang ako magpagkupit if ever. And kay J-Lo. Yes, ganda no? Super ano lang, classic no? Masen no? Yes. Parang kay Vin Diesel lang. Jovi Galza, Arcel Bigayan. What else? Sino ba? Basta, yun na nag-greet ko na ata lahat. Basta maraming salamat sa inyo. And it's a brand new day! Happy Sunday! Happy Sunday! Tapos ano pa ba? Ewan ko ba pag Sunday, Saturday? Ayun, wait lang. Katsley. Si, ayun. Mga nag-greet. Miriam 17, Rizaline Marireles. Ayan. Super thank you sa inyong lahat. Tapos ano? Ewan ko pag Saturday, si Heinz, ano, laging late na siya inaantok. Siguro kasi sobra-sobra yung tulog niya palagi pag Friday. Dahil pag Saturday, late na rin kami nagigising. Tapos hanggang madaling araw, gising kami. Ewan ko ba sa kanya? Gising ko pang previous work ko natin. Oo nga ako, eh, no? Hindi na pala ako ganang antok. Pagod lang ako. Pagod lang siya, pero hindi siya yung sobrang parang antok na antok, no?
ano, physical na pagod na. Pero at least okay na yun kesa naman, di ba? Sige guys, mag-upload muna ako ng OOTD ko. Simple lang kami ngayon kasi mamaya tatakbo rin kami sa SM. Tatakbo daw kami. Sabi niya. Hey, you promise. Hindi, nakapag-promise. Ako'y buti yung aso na dumaan agad. Hindi, wala alam. Sige. Hindi ko siya papatayin. Pag-ibigyan ko ba siya? Magbago. And kay ano pala? Hi kay April Baelio. Thank you so much kasi na-inspire daw siya. Ayusin din yung relationship niya sa asawa niya. Sabi niya. Thank you so much. At kahit papano pala, na-inspire namin kayo. You always have to work out your marriage, you know? Yes. Wag nang ano, wag nang pa-pride-pride kung sino ano. It's better to win your spouse than... It's better to win your marriage than kasi mag-win ang isang spouse. Aww, diba? Aww. Ano lang kung nasabi? Aww. Kung kailangan mag-giveaway, mag-giveaway na. Sabi nga ulit, ulitin ko, mas okay pa na maipanalo niyo yung marriage niyo kaysa naman ikaw ang manalo at mawala ang isa. Aww. Love unconditionally. Hindi, oo. Tsaka, syempre, kailangan din ng isa. Kita nyo nga si God, di ba? Kahit ang dami ating kasalanan. Di ba? Bakit? Hindi tayo. Itiyato mo. He's always there to forgive. Sabi nga sa Bible, di ba? How many times should I forgive my brother? 70 times? Ano sabi ni God? Parang, if correct me if I'm wrong, 70 times 7. Mm-hmm. Di ba? Kung ang ama nyo sa langit ay nakapagpatawad, how much more kayo? Tsaka, syempre, support mo rin as spouse din. Parang dapat marunong ka rin makiramdam kung kailan mo bababaan din yung ano. Huwag naman yung porket alam mo yung asawa mo is give lang give sa'yo, aabusuhin mo. Syempre kailangan mo rin maging alert din sa sarili mo na, ay baka. Syempre lahat naman ng tao may hangganan tsaka yung plano ng pasensya, diba? So kailangan as much as possible, give and take talaga kayo lagi mag-asawa. Pag alam nyo sino yung mali, mag-sorry. Pag alam nyo tama, paindigan nyo, diba? Parang ganon. Yun lang. Give and take lang naman yan. So, ayan. Dito na kami ngayon sa highway. Wait lang. Napakadaldalan naman namin. Napadaldal na naman. Sige, guys. Later na lang. Dito na kami. Tignan na lang yung jeep. Grabe. Super tabi ngayon. Ito. Nakapantay na yung camera ko, ah. Ano yun? Dapat hindi na pinapabiyahin yung ganyan. For safety, diba? Oo. Ayan, gusto ko lang din tong lipstick na to kasi mukhang natural lang, no? Parang light pink lang siya na ano. Anyway, sobrang init na naman. Kahapon daw yata 38 degrees dito. Not sure, pero sabi ni Sis Myri. Hi Sis Myri! And kay Ate Angie, na name, na kapatid niya, na may-ari ng shop Makayla Bags. Ayan, kung gusto nyo rin bumili ng mga bags, Shop Makayla Bags. Maganda. Maganda yung quality. And matibay-tibay naman siya. Ayan. And dito na kami sa ano, festival. Sakto yung stoplight. Yay! Go na kami! 10:30 pa lang. Yes. Sige, next time dito na tayo, no? Pa-festival tayo. Si Hines, pasensya na kayo guys kung lagi paulit-ulit yung blank space dito sa amin, ha? Pag mabiyahe kami. Paano tong isa dito? I'm a true Swiftie. Color Swift. Real men listen to Taylor Swift. At wala kang seatbelt. Ay, nagkakaano ko lang ng seatbelt ko. Katanggal ko kasi nagpito na kami. Nakapark kami sa baba, sa basement na. Pero okay na, alas hindi mainit later. Later. Evil, it's what? Money that is the root of all evil. To some, the lack of money is the root of all evil. Tama ba? Does it make sense? Yes. Yeah, in a way. And so, have you ever heard of the saying? And this is the Tagalog saying, buti pa ang pera, may tao, ang tao, walang pera. You know, I don't know if you agree with that saying, but I hope you don't. You know, why? Because to some, when it comes to possession, when it comes to material things, when it comes to money is for them, the only thing, the most important thing in this world. I would say that money is important, but it's not the most important thing. Are you with me? Yes. Okay. And so I hope as we discuss this about money, you know, we would see how God views money and the real purpose of this money. Sabi nga nila, ano bang meron sa pera? Because money can be controlling. Money can be deceiving. Money can blind the mind.
as well as the eyes of other people. You know? So that is what we're going to discuss. So we will come to study again the life of the young ruler. Are you hearing me? Yes. Just like this young ruler. Christians ask for counsel. In reality, they do already have these preconceived ideas at the back of their mind. Meron na, actually, meron na silang sagot. Nagaantay lang kung may mag-agree. But in reality, if it doesn't align with the Word of God, then you can never hear any righteous person give you another counsel. Are you following me? Okay. Honest with yourself. Hindi ka na maapak ng iba. You're good. Hey, gusto ko ba ito man talaga yung asawa ko? Hindi naman siya katulad ng ibang nananak. That is the world standard. But when we talk about the standard of God, it's clear in the Scripture. No one does good. No one is good. Everyone falls short of God's glory. Yeah. All have sinned. Correct. Are you hearing me? Yes. And so when this young ruler asked Jesus, again, good teacher, he said, what must I do? And then Jesus said, why do you call me good? You see, goodness in the mind of the ruler still rests on the basis of good works. It still rests on the basis of what I do with my fellow human being. Now, it's also interesting because in the Jewish history, it says, it's not God, right then and there, he would say, I'm sorry, don't call me good, I'm not God. No, he didn't say that. Now, it sounds like this. Okay, you're calling me good, good teacher, so that means, do you believe that I'm God? That's, you know, implied, the underlying statement. And probably at the back, you know, maybe, just maybe, the young people say, yeah, Lord, yeah, you're good. And Jesus was saying, really? Do you understand what you're saying? And probably the ruler said, I hope so. Well, are you sure? You really understand what you're saying? If you're calling me good, that means you believe that I'm God? Okay, if you believe that, then are you willing to do what I'm going to tell you? So that's the implication. And so Jesus continued and said, you know what has been commanded in the law? Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not give false testimonies, honor your father and your mother. And how did the young ruler answer? I've been doing this ever since. Again, interestingly, haven't you noticed, where did Jesus call these things? The commandments. Where did he call them? Come on. Ten Commandments. Yeah, the Ten Commandments. Remember the Ten Commandments? Oh, no. I thought you're good Catholics. Remember the Ten Commandments? Yes. Okay, now, he quoted some of them. In fact, what Jesus quoted is the second half of the Ten. Not just two halves. The first four commandments talks about our relationship with God, and the fifth up to the tenth talks about our relationship with man. That's why when Jesus, you know, when he summarized this Ten Commandments, he summarized it just in two. Yeah. You love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength. And the ruler said, yeah, I've been doing that ever since I was a boy. And fun, wow, great. And so for him, for the young ruler, he thought, wow, who would ever answer that way? But you know what? There's this thing that is being exposed from the heart of the young ruler. In reality, number one, he may have passed the external pastor. You know, I think I beg to disagree with you because nothing has ever been said about this man coveting his neighbor's possession. You agree? Okay, well, let me submit this to you. Do you know that the word covet comes from the Hebrew word, which does not just mean you desire, or you want, or ninanasa mo what other people has, and that's the basic meaning of covet. But the other side of the term, or the word covet, means you're holding on to what you already have. In short, covetousness includes greed. Hmm. Hello? Pagiging sakin. He doesn't want you to give up whatever he has. And he failed on that. Haven't you noticed? Jesus did not include that. Hello?
No longer. Okay, now, without any argument, he was talking about idolatry. He was talking about serving and worshiping and so making other gods besides the Lord. Do you follow me? Yes. We should not bow down. Now, ito lang sa akin. Just a personal conviction. If God said, you shall not make, huwag kang nagawa, tapos mag-uwi ka pa. Are you hearing? Yeah. Now, just start to think about that. Start to think about that. So, this is part of the second commandment. You shall not bow down. Now, and the promise is that, you know, times kung ano sakit ng lolo, sakit ng tatay, sakit ng anak. Kung ano kasalanan ng lolo, kasalanan ng tatay, kasalanan ng anak. Sounds family? Hello! Come on! Yes. Now, and this verse has to be caught. Because unless this verse is caught, it will continue. Mm. I'm talking about more than just the medical side of things, but it has something to do with the spiritual things. So that's a warning. With the promise of God along with this, he said, but showing steadfast love to 8,000. I love that. The curse is up to the third and fourth, but the blessing is up to the thousand generations to come. Isn't God good? Yes. Amen. And then comes the fourth, which is you shall not take the name of the Lord your God in vain. And the fourth is actually you shall keep the Sabbath. Now, the issue of the heart is starting to surface. Because as far as the ruler is concerned, he got a wrong understanding and purpose of the law. What he thought in his mind is, as long as I don't harm my fellow human, I'm fine. I'm good. According to man's standard. Yeah? Lalo na kayo nasaan, iniisa ka, lalo kayo naapakan, lalo sinasaktan, wala kang namang and everything. Fine. Yeah? You could be doing that, but listen. But if you say, you shall have no other gods, you know, you're making a god aside from me. That's the real issue here. It's not what we just do to others, but it also talks of our relationship with God. The Bible says God is a jealous God. He doesn't want anybody to take his place in our lives. Are you following me? Yes. Alright. Now, you see, right way. Totally different. Yes. In religion, you have to do this to be accepted. If I don't do this, I won't be accepted. That's why the young people say, I've been doing that ever since, so you have to accept me. No, you got it wrong. The reason why we should obey is not for you to be accepted. The reason why you should obey is because you are already accepted. Mm. As we always say, we don't do good works to be saved. We do good works because we are saved. Come on, I hear a few amens here. Amen. But you said, you still lack one thing. Yeah, you're doing good with your relationship, but you still lack one thing. Say one thing. One thing. Let me just ask you. Is there that one thing in your life that hinders you from following Jesus 100%? I'm talking about 100%. We always say, if Jesus is not Lord of all, then he is not Lord at all. That's why Jesus said, you sell all. Sell everything. Give it to the poor. And then you'll have treasures in heaven. And then you go and follow me. Let me just ask again. What is that one thing that keeps us from following Jesus 100%? I mean 100%. It's easy to say that Jesus is Lord, but it's another thing to understand what Lordship means. Interesting. Money can be controlling. Whether we like it or not, many times we're being dictated by money. Mm. Right? Yes. And I hope that the day would come, in fact, that money would be victorious on May 3. I mean, now, this verse, actually, verse 22, is one of the most misunderstood verses in the Bible. Many Christians, even pastors, full-time ministers, would take it literally. Sell everything they got. Give to the poor and follow Jesus. Now, if that is what the Lord is telling you, go. Obey God. Be faithful with what God is saying to you.
But for me, when he said one thing is lacking, sell everything you have, give to the. I mean, could you imagine if you have so much? And you said, you sell everything. And then the proceeds, don't keep it. Give it to the. I mean, alam niya, yung dumadaan lang yung pera. Ha? You know what I'm saying? Yes. Yung kitang-kita mo, pero tapos pag-awak ko yun. Ha? Maybe you receive a blessing and bonus and all of a sudden may nagkasakit. You got your pay envelope? Only to discover it's just an envelope? Hey, you know what I'm saying, right? Yes. Tell me one thing. Celebrity. Now, listen. The real issue here is not to sell everything and give to the poor. That's not really the issue. The issue here that Jesus trying to show the young ruler is that, man, money is controlling you. Mm. Money is becoming your God. It dictates what decision you're going to make. Mm-mm. And if you've been asking me what you should do to inherit eternal life, and then I gave you this, and all of a sudden you're gone? Mm. Diba? Ilang Kristiyano, kahit Pilipino, ilang Kristiyano na, pagdating sa pera, issue to. Sell everything, give to the... 10% na, hirap na hirap pa eh. Basta lang yun. Everything, then come follow me. In essence, Jesus was saying, are you willing to let go of these things? And really follow me? Do you really believe that I'm good because I'm God? And will you really trust me about your life? You need to issue that. You know why? Because many times, to a lot of people, earthly riches, earthly wealth, become their source of identity, significance, and security. Correct. In this world, for identity, para kilala ka, kailangan big time ka. You should be driving a good car. You should be wearing signature dress. Hello? Yeah. Significance? Kabuluhan? You know, other people would just, you know, dedicate dyan sa mga may kaluhan siya. Ha? Sa mga big time. Para at least big time siya, all the feeling lang. Correct. Security? A lot of people would place their security in the things of this world. And trust me, nothing in this world is permanent. Yes, amen. I mean, everything. I mean, sometimes, you know, some business people are so, you know, they embrace their business so much, they don't want to let it go, and they don't want even, you know, Pastor, you know, the reason why I'm doing this is for my family. Yeah, that's fine, that's good. But the Bible says also, 6 days, you work, one day you rest. Yes. No. Yes. And all of a sudden, bam, bankrupt. Nothing is permanent. If you place our identity, significance, and security in the things of this world, trust me, you'll get frustrated. Yes, alright. One. There's only one. Really, one person that is so stable. Mm. He's not against you to possess money, but he's against money possessing you. Mm. Yeah, I'm not saying we don't need money. We do need money. Money is important. But again, it's either the love of money or the lack of money that is the root of our evil. If you still remember, there is this one great religious leader who once said that to be poor is to be nearer to God. And after that came the controversy, because when he was being interviewed by the media people, he was interviewed inside his palace. And they saw his faucet made of gold. Now, how can you say that to be poor is to be nearer to God, and yet you all have these things? Now, again, don't get me wrong. I'm not saying that God doesn't want you to be blessed. He doesn't want you to get rich. He doesn't want you to have money. God wants you to enjoy things. But the real issue is, who's who? And whether we like it or not, there will always come a time in our life that we'll be tested. If God, or if Jesus is really our Lord, you know? And so,
So what salvation will be impossible if we don't value Jesus above all else? That's the real issue here. Because God everything will just fall. That's why again, he said, it saddens my heart when I hear some minister, you know, reduce the pulpit para magparinig. You know, kami po mga pastor, we're just living by faith. You know, we walk by faith, and if we cannot walk by faith, we will walk by faith. It's not so called the apunanin because of the gospel. So kung nipis na po ng swelas ng sapatos natin, makapag yung binisin ko, alam namin kung tao rin. Many people, many Christians who attend church, listen, many people who attend church, they nagbalit sila if they see their pastor prospering. Ay, naku, ba't ito prosperous? Siguro binungbunsan niya yung tights ko. I'd rather to see my pastor prospering while he teach, you know, what the Bible talks about, you know, what the Bible teaches about money and everything, than a pastor na nangikitata and say, God wants you to be blessed. Yes. In reality, we don't give anything out of our own. We just give out of what God has given us. Remember what he said? The one we started here? If God finds us faithful over the little that he has entrusted us, then he will entrust us. Yeah. How many of you are ready for the bigger thing? Hi guys! Wala lang, asanap lang ang feeling ko ngayon. Na-refresh naman ako and good vibes! So anyway, she'll be sharing yung preaching kanina and I'm just so excited for you guys to learn also about it. And yes. Let's all be blessed. Ayan, and sa mga bago nag-comment, hi sa inyo, maraming salamat. And sa mga nag-PPM sa akin, thank you so much guys. Ayan, baka ano, nagka-crave kasi ako. Diba sabi ko nga, Monday to Friday, hindi ako nag-fish. Gusto ko mag-pork naman. So, kain kami sa Fridays ngayon dahil gusto ko yung Jack Daniel's Jack Daniel's pork shop. Oo nga eh. Kaya okay na rin yun kasi kahit di ako magluto, mas gusto mo gulay-gulay lang. Hindi, ako lang ayaw ko chicken, beef, chicken, beef, gulay. Pero yung pork, kung meron, pero hindi ganun lagi. Yung kakatuwa lang kasi ano, makakatipid na naman ako kasi hindi na ako bibili ng parang mermaid na curl kasi si Sis Yumi, si Sis Yumi meron daw siyang hindi ginagamit. Tapos ang cute, ang liit lang, tapos sakto sa buhok, ibibigay na lang doon niya sa akin sa meet and greet. Nakakatuwa, super bait sa akin ni Sis Yumi. Thank you so much, sis. Grabe. Naghahanap kasi talaga ako nun kasi nga maganda. Kaya lang nang hinayang ako kasi 1.7 din yun sa sa tinignan kong store, di ba? Kaya nakakatuwa lang. Nag-PM siya sa akin kaya sabi niya, sis, gusto mo yung ganong curler. Tapos ibigay na lang daw niya sa akin. Thank you so much. Ayan, dito na kami ngayon sa parking. Ang may basura dito pero okay lang. Sanay na sa amoy. Nakalimutan ko yung wifi sa kotse kaya nilagay ko kasi dun sa lagayan ng mga ano, sana hindi pa siya lubat para magamit ko pa. I wish this is easy. Now I wish. Ayan, gutom na ako pero okay lang. Kaya ko pang antayin yung Chuck Daniels Pork Chop. Yung lagi ko ino-order sa ano eh, sa Fridays kapag nag-crave ako ng mga steaks yun. Tapos gusto ko yung rice nila. Ang tawag sa rice ng Fridays? Pilaf rice. Pilaf? Oh, depende eh. Alam ko si Jack Daniels, hindi siya pilaf rice eh. Diba? Oh, parang ga-request na lang ako ng ng rice. Extra rice, ganun ba yun? Hindi. Ano yun eh. Dalawang klase. Meron na siyang talagang rice na kasama. Hindi siya pilaf. Kaya upgrade mo lang, diba? Fried rice. Ewan ko, let's say fried rice yun. Mm-hmm. Tapos, may choice ka kung rice or some mashed potato. Ang sarap kasi nung rice talaga nila. Pero kung gusto mo so, rice pilaf. So, kumain talaga pilaf ngayon. Kasi nga, from Monday to Friday, talagang fish lang ako. Sabi ko, magpo-pork and beef lang ako, or pork or beef lang ako kada weekend. Yun lang yung sabi ko.
Wala lang. Natawa pala ako kay Heinz kapag ano, kapag sinasabayan ko tong blank space, syempre na-memorize ko na sa lagi kong naririnig sa beam niya. Uulitin ko kasi hindi ko narinig o hindi yan naintindihan. Sabi ko, sana sinabi mo na lang sa akin na huwag kong sabayan. Dito mo, blank space na naman, nakakaasa. I'm a Swiftie. Kaasar, diba, pag ganun? Kami ngayon sa loob, sa hindi ko dadaan sa loob. Ayun. Dati yung first time namin sa festival, dito ako dumaan. Buti mga walang kotse, one way lang pala. Diba? Tandaan, buti umaga pa yun. Maganda lang dito sa festival kasi may mga puno-puno pa. Ano ba yan? Way too far. Ah, for sure kinakanta ni Ate Lovely to sa video, okay. Naalala ko lang si Ate Lovely. Lagi sabi pala ni Ate Lovely, na, ano, kasi yung essence daw dun sa... Nakalimutan ko kung saan siya. Saang bansa yun? Basta UK ba? Ah, hindi siya sa UK. Nakalimutan ko yun. Saan lugar si Ate Lovely? But yung essence daw doon, maraming super loud na lipstick. Diba dito super light lang, walang mga loud. Kaya, ta sobrang mura lang daw doon yung essence. Kaya binili daw niya ako ng lipstick na ano, na loud doon. Sa July ko pa mamimit yung sister niya, pero excited na ako. And sa vampy lips na, yung vampy lips kasi yun yung parang super... Duguan yung bibig mo. Hindi naman duguan. Super dark na lipstick. Naalala ko lang si Ate Lovely. Ayun. Nakakatuwa ngayon kasi para siyang ano ko eh. Stylist ko rin. Kasi lalo na sa makeup, sa kaartihan, tinuturoan niya ako. Parang si Jean. Kasi si Jean Bergon niya. Sinasabi niya kung ano yung mga bagay sa akin. Kaya nagtataka si Heinz. Lalo ako kumaarte ngayon. Marami kasi nag-i-sponsor ng kaartihan ko kaya dumudum. Ayun, naputol. Kaya nalobat ako kaya naputol. Yun nga kaya sinasabi ko nga si Heinz, ang dami niyang tuloy na lagi sinasabi na mas maarte ako ngayon. Kasi nga, ang dami nag-i-sponsor sa akin ng mga makeup. Sinishare nila yung blessings nila kaya... kaya kung anong kaartihan nalalaman ko, mga techniques, mga ganyan ba. Ngayon lang. But anyway, thank you ulit sa inyo. Ayan, grabe ang ano, ang makulimlim ngayon. Kaya medyo okay yung weather, buti na lang. Pasensya na, super dal-dal ko lang ngayon. Hyper na naman ako. Tsura! Gusto na yan eh. Ayan, dito na kami ngayon sa ano. Dito na kami sa likod. Ano ba? Nag-vlog ako later tayo mag-uusap, ha? Ano ba yung sabihin nun? Na-miss mo akong i-kiss, tsaka i-hug. Oo. Kasi busy ako. Ah, nag-improve na. Binalik na ulit nila yung ticket, to. Ay, yung card pala. Sorry. Good morning! Thank you. Ay, good afternoon na ba? Kakagising ko lang, eh. Tangali na pala. Malakas! Ano naman na magka-good morning mo? Kaya ako doon, ha? Hindi mo naman ako, hindi mo malakas na nakaya? Ang base mo mag-isip, ha? Na kakagising ko lang. Ate, mahina rin to, eh. Hindi mo lang ako sinakyan. Binara ka tuloy. Pinatuloy ako. Huwag isin to si Ate Mangar, eh. Ano yung sakit ng chan ka? Caption ba sa vlog yan? Yes! Tawan-tawa ako, binara ni Ate. Good afternoon na, sir. Ang sakit na chan ka. Sabi ko agad, ano? Kakagising ko lang eh. May point ka rin naman. Ikaw talaga, sa lahat ng bagay talaga, may palusot. Ito. Pag medyo ano, no? Pag medyo yung utak mo gumagana lagi, lagi masyadong maraming palusot. Pero sumasakto naman. Ang bilis umisip ng palusot eh. Ayan, hanap na kami ng ano, parking. Escalator, dito meron pala sa kabila. Dito meron pala, oo. Baba na kami. Tsura. Ate Kristen, ito yung sa baba, oh. Puro laruan. Puro pang cute ng mga balloons. Tampad ni Kuya. Ako, parang waiting sa Fridays, ha? Wait lang, dalawa lang naman kami. For a while lang daw. Ito yung in-order ko lagi. Sa Daniel's. Ay, pork belly pala to. Steak, di ba?
Hindi, pork lang yun. Ito pa pork chop. Jack Daniel's pork chop. 6.78. One piece lang ako. Hindi ko ito maubos. Sinatry ko lang yun dati. 4.75 lang. Pwede lang. Yung dati na-order ni Heinz fish dito. Pero ewan ko wala. Nakaligay yun sa loob ng Fridays. Medyo maraming tao ngayon. Kaya ito na yung crave ko noong isang araw. Kain! So guys, what I like about Fridays is ito ah. Meron silang complimentary potato soup. Kasi ang nangyari is umorder ako ng tinira crusted fish, pero what happened was they made the wrong order. So to compensate for that mistake, they gave us this free potato soup. It's very delicious, very rich, and my wife's gonna taste it right now. Can you go and taste it? Super sarap. Diba? Take it with some potatoes. Some potatoes. Yun ang may bubuong potatoes. See? You can see them oozing out. Yun, no? Wow. Init eh. Yeah. How's it, Joe? Oh, diba? That's what I like about Fridays. And all the staff here are so good, see? Watching this good NBA game. Wala na yan sa menu nila, pero pwede kang mag-request pag gusto mo. Ay, may ganyan na sila ngayon, taas? Dati pa meron na yan? Yan yung pinaka-ano niya, pinaka-ano. Pupunta muna ako sa Western Union dito. Hanap ko. Alam ko doon yung banda. Medyo makulimlim na yun. Dessert namin White Hat. Wait lang. Hanap ko kami sa White Hat ngayon. Ayan. 135 yung regular nila. Plus 20 pesos. Okay. Ang toppings namin is yung kiwi. Busy siya nag-upload sa Instagram niya. Ito kami ngayon sa ano. Hanap ako ng fish. Parang ang sarap nito. 100 ano lang. 178 lang. Ay, gusto ko to. Pepperoni style sausage. Ito pala yung fish nila. Ito yung gusto ko. And sabi ni Heinz, wala daw itong sustansya. Ang isda pa rin yan. Ayan, tsaka dalagang bukid. Bibili ako. One piece lang. Bili rin pala kami yog. Ayan, bili ka na. Bakit 75 dito? Sa SM, 50 lang yan. Ay, ito 50 lang. Tama. Ito. Full cream yogurt. Ano yun eh? Ito plain, no? Ang kainis mamili eh, no? Ano, mabili na ako yogurt. Wala yung gusto ko dito, ba't ano? Ayan, masarap ba yan? Magkano yan? Ang bumili sa'yo yung dalawa. Ito ka buo sa Monday, Tuesday. Sige. Yan ang daming dads dito. And two dads, root beer. Addict na to sa 555, tulad na Bicol. Ito 555, oh. And may ano, adobo, caldereta, machado, adobo. Ha, wala? Okay, sige, masarap doon. Bili ka na. Isa sa'yo, yan yung sa'yo, ah. Yan, tatry ko tong magnolia. Yes, oo nga. Tumingin kami ng mga pabango kanina eh. Sabi ko kasi gusto niya eternity. Sabi ko ang mga bagay sa kanya matatapang na amoy. Di ba sa birthday niya? Ayan. Ang daming tao ngayon dito. Dumikit yung pabango sa ilong. Yung dumikit yung pabango sa ilong ko. Super, ano, bango. Tingnan niyo, oh guys. Super init. Hi guys, kotse na kami. Grabe, sobrang init. Kanina makulimlim, di ko alam bakit ganito. Anyway, pupunta mo lang kami kila mami. Grabe, sobrang init. As in, to the highest level. Pero busog ako, thank God. At nakakain ako ng mga ano ko. Nadaanan lang kasi namin White Hat kanina. Inamiss ko lang yung yogurt. Tapos ilang days ako hindi kumain. Kaya sabi ko, kain muna kami. Huwag ka muna tayo mag-aircon. Super init pa. I mean, paanin muna yung makina pa. Cool down. Hindi pala ako sasama kay Heinz tumakbo mamaya. Kasi, natama din ako eh. Kasi, grabe rin yung treadmill. Mas gusto ko talaga mag-treadmill. Tsaka, pag tumatakbo kasi siya, hindi ko siya nasasabayan. Naiiwan ako mag-isa doon. Tapos siya ikot na ikot at buong ano mo. Tapos pag mag-isa na ako, tinatamad na ako. Unlike pag treadmill, may timer doon. Tapos nakikita ko kung ilang distance na nagagawa ko. Yung ganun ba? Kaya hindi ako tinatamad. Ako kasi, ang ginagawa ko, pag tumatakbo ako, nakaset yung alarm. Sinaset ko yung alarm ko sa phone for 1 hour. So for example, 5:30 to 6:30. Pagpalo ng 6:30, alam na yun. So at least alam ko naka 1 hour na ako, regardless the distance. Ay, ako kasi, kung hindi ko na masyadong, pangatat, dalawa ikot lang ako, kaya ko straight, buong SM South. After yun, napapagod na ako. Tapos, iniintay ko na lang siya. Tapos, lakad-lakad, breeze walking lang ako doon, kung ano man. Kaya, like, pag nasa gym ako, sa treadmill ako, one to sawa ako doon. Yun lang naman. medyo traffic dito, kasi sabay-sabay kami naglalabas dito. 3:30, napupunta muna kami kila mami saglit. 5:30 siya tatakbo eh. Ang dahil pa nakapilo. Tignan nyo, kawawa naman yung mga guard kasi super init. Tapos force silang mag long sleeve. O, di ang init niyan. Oo, no, tayo sila pa kayo o kawawa lang.
Although natural ano naman, okay, I mean, ano yan? Okay yung work nila, pero 'di ba? Kawawa, super init. Dapat kahit half na lang, no? Half sleeves. Kasi super init eh. Pero si Kuya nakakatawa, nakangiti pa rin kahit mainit, oh. Oh, 'di ba? Good vibes. Thank you, Kuya. Mabuhay ka. Oh, smile pa rin. Mga Pinoy talaga ganyan eh. Smile pa rin talaga. Parang wala lang. Love you so much. Tingnan niyo, fiesta, ha? Ano natanong mo sa akin? Ganun mo ako kamahal? Siyempre, super duper duper mahal na mahal na mahal. Lagi mo tinatanong yan. Yep. Duda ka ba sa pagmamahal ko? So, walang marinig? Yep. Laging ganyan yan si Hain. Sa tanong, lagi niya ako tinatanong kung gaano ko siya kamahal. Kalorki. Mag-asawa na tayo eh. Natanong mo pa rin yan? Hindi enough yun. Dapat like kung tatanong yun. Ganon. Fiesta pala kila mother, oh. Kailan kaya? Ba't namiesa tayo dito? Kailan? Pang province lang yun, di ba? Hi guys! Bahay na kami. Papahinga muna ako. Sobrang antok ako. Yung pagod ako. Sobrang init sa labas. As in. So you guys, umayan na lang. Hello guys! Ayan, naka-idlip ako kanina. Si Hines andito na and naglalaba siya ngayon. Kaya, end ko na rin yung vlog ko guys. Bukas na lang. Basta maraming salamat sa lahat. Nag-comment, nag-PM sa akin. Maraming salamat sa inyo. Na-appreciate ko talaga guys. Basta, wala akong masabi kundi thank you and God bless. Maraming salamat. Bukas na lang and bye-bye!